vlog. So, maiiba po ang ating vlog ngayon kasi 5 years na po tayo in service sa Bureau of Fire Protection. And sa 5 years na yun, may isa po akong pinakamalaking desisyon na ginawa bago po ako makapasok. Ang desisyon po nito ay pinag-isipan ko po talagang kasi habang buhay na po yung makikita sa aking katawan. Ito po yung pagpapatanggal ng aking tato. So, backtrack po tayo. So, stay tuned po at ipapakita ko po sa inyo yung before and after ng aking tato. Fourth year na ako in college, hindi ako nakapag-enroll ng isang subject. So dahil sa subject na ito is hindi ko po nakuha yung required units para ako ay mag-OJT. Well, 4 years na yung tuition na binayaran ng aking tita is nahiya na ako at nagkusa na akong magtrabaho para sa aking fifth year. So napunta ako sa call center at dito ako nagtrabaho ng almost 3 years din. So, sa call center, 2012, kilala ko rin yung mga kaibigan ko, matali kong mga kaibigan. Sila yung nabigay ng kulay ng aking buhay sa call center. So, dati pa naman, dati noon pa is, gusto ko na talagang magpatato, naaakit ako sa mga tao may tato, or na iba yung tingin ko sa kanila, parang cool tingnan sila yung mga may tato. So, may kasamahan ako sa call center niya habang nag-training kami. Ang ganda ng tattoo niya, full sleeve. Buong sleeve niya may tattoo. So, sabi ko, ang ganda ng tattoo ah. Parang gusto kong magpatattoo rin. So, yun nga. Nag-inuman kami. Habang nag-inuman is, napag-desisyon ko. Magpapatattoo ako, konti lang. So, yung first na pinatattoo ko is character lang dito. Ang ibig sabihin nun is, everything visible is empty. Ang sarap ng tattoo. Masarap yung sakit. Kaya yun siya ang sinasabi nila is pag once nakapag-tattoo ka na, isahanap-hanapin mo yung sakit. So, nasundan ng nasundan na nasundan hanggang sa half sleeve na yung tattoo ko. So, plano ko pang full sleeve yun eh. So, hindi ko na nagawa kasi may isang bagay na nangyari na naman na nagpagpabago sa aking buhay hanggang ngayon. So, medyo cheesy ito kasi 2012 September is nakilala ko nga yung girlfriend ko which is asawa ko na ngayon at dito na bago yung perception ko sa buhay. Nung makilala ko siya is unti-unting nabago yung aking pananaw or paningin sa buhay. 2013 is parang nafe-feel ko na ito na yung babaeng gusto ko pangasawahin or ito na yung gusto kong makasama habang buhay na babae. So, naisip ko na kung palagi ako dito sa call center is baka hindi ito pang long term kasi anytime or hindi siya parang stable na talagang doon ka talaga magtatrabaho kasi may tendency na isang mali mo lang is pwede ka matanggal or parang ganun. So, naisip ko na baka pwede akong maging or sa government service. So, sa 2013, may isa akong kaibigan sa college. Isa ito sa matalik kong kaibigan din kasi team captain ito namin sa Dota. Nakita ko sa kanyang post is nagkaling siya sa training sa bumbero. Nagbumbero siya. So, tinanong ko siya, Kap, pwede ba maging magbumbero yung may tattoo? So, agad siya nag-reply na, hindi, yung parang gano'n, need mo talaga ipatanggal, yung mga gano'n. So, 2014, nag-take ako ng civil service exam kasi dahil may tattoo nga ako, hindi ko pa gusto magpatanggal or wala pa sa aking isip na magpatanggal ng tattoo. So, sabi ko is, mag-apply na lang ako sa mga ibang government offices. And yun nga, hindi pa rin ako nakapag-apply kasi na-promote ako sa aking trabaho. 2015, merong nagsimula yung mass hiring ng BFP, yung national quota, 1,000,
I think 1,000 yung quota, buong national quota na yun. And then sa Region 7 is napakalaki yung quota ang binigay. I think 100 slots ata yung sa Region 7. So sabi ko, malaki yung chance ko dito na mag-apply. So yung father-in-law ko is retired bombero, so siya yung naging career shock na mag-pumasok. So yung aking ano lang is kumpleto naman ako sa lahat ng ibang sa lahat ng mga requirements. So, ang aking problema lang is yung aking tattoo. So inisip talaga namin ng aking girlfriend pa noon, yung missis ko, is sigurado ka na ba? Sigurado na ba ako na papasok talaga? Sabi ko, sige, isusugal lang natin ito. Baka palarin tayo kasi sayang naman din. So yun nga, 2015, mga May or April yun, simula ng submission ng folder. So pumunta ako sa Region 7, nagsubmit ako ng folder. Pagka-uwi ko galing pag-submit ng folder is dun ko ginawa yung, din namin sinimulan yung first session ng pagpapatanggal ng akin tattoo. So akala ko is laser lang siya, or laser siya, yung parang hindi maano yung skin mo. So hindi ko alam is cauterized pala siya. So talagang masusunog yung balat mo. Masusunog talaga yung balat mo. So bago pa ako maging bombero is nasunog na yung balat ko. First session, natapos na. So namamaga yung katawan ko. Namamaga yung katawan, yun nawa namamaga yung balikat ko. May slight fever ako. Kailangan ko mag-dressing kasi para siyang third degree burn talaga yung sunog ng aking balat. So may process yung recruitment eh. So habang nagka-qualify exam ako, makikita niyo sa picture yung aking kamay is nakabalot pa ng ghost bandage. Yun, ang taas ng buhok ko dyan sa picture. So habang nadetect ako ng exam, meron akong masakit yung katawan ko, masakit yung kamay ko, nahihirapan talaga ako kasi yung nagtitake kami, I think wala kaming upuan nun eh. Nasa Lapu-Lapu Fire Station na kami, yung malapad ng parking area nila. So doon lang kami, ganoon ako, yung kamay ko is nang lalaylay pa. At yung kamay ko noon is hindi ko ma-stretch ng ganito. Hindi ko hanggang ganito lang talaga siya kasi pag i-stretch ko, masakit talaga yung kamay ko. Uwi ko naman, after ng qualifying exam, umuwi na ako. Next session na naman. And then, after nun, pinapatawag na naman kami sa region para sa next part na exam, yung physical agility test. So doon ako talaga nahirapan kasi yung kamay ko is hindi pa siya, yung balikat ko is hindi pa siya fully healed, or yung balikat ko is kakatapos pa lang yung ibang next session. So masakit talaga siyang igalaw. So, pagkatapos nun, umuwi na naman ako, next session na naman. So sa medical is yung doctor na nag-check na sa amin is from the national office. So may physical test. So yung talagang i-check yung buong katawan mo. So sabi ni doc na, "Oh, ano nangyari sa kamay mo?" Parang nagulat siya. At sabi niya sa akin, ito yung hindi ko malilimutan is, sabi niya sa akin is, "Itong tao to ang dapat pumasok talaga mag-fire. Ito yung dapat na papasukin natin." Kasi talagang ginawa niya lahat, oh. Gusto niya talaga pumasok, sinunog niya yung katawan, sinunog niya yung kamay niya para pumasok lang. Ganito yung mentality na dapat pumasok sa fire. So yun yung tumatak talaga sa aking isipan. Forward, yung final deliberation na is talagang napaiyak ako. Kasi sa hirap ng dinaanan ko sa recruitment processes, sa sakripisyong ginawa ko, na-hospital ako kasi kailangan ko ipabunod yung ngipin ko, and then pagkatapos na bunutin yung ngipin ko is dumudugo siya. So kailangan ko magpa-hospital, na-admit ako the following day is my part. So the following day, may announcement na kailangan na mag-neuro exam or magpa-medical exam. So kailangan ko magpa-discharge. Nung na-discharge ako, automatic
Pagkatapos ko mag-discharge, bumiyahe agad ako sa Cebu para doon. So, malaki talaga ang sakripisyo ko. So, sabi ko nga, talagang para sa akin yung trabaho ito. So, yun. July 1, 2015. Nag-off-taking na kami. So, sa pag-off-taking, sabi, doon ko na sinabi na itong trabaho ito is talagang mamahalin ko ito. Hindi ko sasayangin yung slot na binigay sa akin ng bureau. So, 5 years in service na nga po tayo. So, sa 5 years in service ko, hindi ko sinayang yung oportunidad na nandito ako sa bureau. Sa 5 years in service ko, hindi ko talaga sinayang yung aking pagsiservisyo. So, binigay ko talaga yung aking lahat. May mga pagkataon naman na dinadaanan tayo ng tamad, pero binabawi ko naman yung sa ibang trabaho. So anyway, yun na nga. I-reveal ko na po sa inyo yung aking tato. Ano na yung before and after. So, ito muna ang before niya sa picture. So, kikita nyo ang laki talaga. Ang nipis pa ng katawan ko dyan. So, ito na po yung after. Are you ready? So, ito na po yung aking buong tato, mga kapapi. So, ito po yung aking tato ngayon. So, napaka-laki ng keloid niya. So, yun nga yung sinasabi ko sa mga nagtatanong sa ating previous video na pwede lang bang mag-apply yung may tato? Pwede, basta ipatanggal mo. Pero, kailangan mo mag-desisyon na talaga. Kasi may chance na hindi ka makapasok po. Hindi ibig sabihin na pinatanggal mo na yung tattoo is automatic pasok ka na. So yun yung binibigay kong advice sa mga tao na nagtatanong kung tungkol sa tattoo. Kasi wala nang balikan eh. Permanent na ito. Tingnan mo sa akin. Permanent na ito. Napakataka. Ito hanggang dito pa yan. So, yan. So malaki yung keloid. So, sa mga taong hindi nakakilala sa story, hindi alam yung story na ito to is, talagang napapa-head turn sila. Yung parang nagsisecond look yung mga tao sa akin. Yung iba, hindi nila nakikita na nakikita ko sila sa reflection. Nakikita ko yung mga reaction nila. Parang gumagalan na yung, parang gano'n. Sabi ko sa kanila, hindi nyo lang alam yung story ng aking tatlo, kaya marahil na nilipago kayo. So, yung iba naman, wow, parang na-amaze sila sa ginawa ko. So, anyway, so, tatanong kayo kung pinagsisihan ko ba? Hindi ako nagsisi. Magsisisi ako kung hindi ko talaga pinatanggal yung aking ito. Kasi hindi ko mararating kung saan ako ngayon kung hindi dahil sa tatlo ito. Kung hindi dahil sa ginawa ko decision 5 years ago. Kung bibigyan ako ng panahon na balikan, tanggal ko ba ulit? Without any question, no doubt, I will do the same decision na ipatanggal yung aking tato. Nung nakapasok na ako sa bureau, talagang ang ganda ng bureau. May opportunity to grow ka po talaga, and then yung oportunidad na makapag-serve ka po sa tao is ang sarap. Yung makapagtulong ka sa mga tao, ang sarap-sarap. Ang iba nakapagpapasaya sa'yo sa rescuer, yung thank you ng mga taong natulungan mo. So, yung video nito is talaga matagal kong in-upload kasi gusto ko talagang umabot to ng 5 years anniversary namin. So, ginawa ko po ito habang nasa paternity leave po ako, kaya medyo mahaba po yung aking palpas. So, anyway, kung nagustuhan niyo po yung aking story is maraming salamat po. Kung may mga comments po kayo sa baba, kung may mga comments po kayo, may
ano, tanong kung kayo, please comment down below. And then, kung nagustuhan niyo po ito, please like. Kung mas nagustuhan niyo yung aking stories, please paki-share naman po sa ating ibang mga kababayan na gustong maging bombero or kahit mag-police, mag-military. So, sana i-share. And then, don't forget to subscribe po bilang supportan na rin. So, maraming salamat po at ingat po tayong lahat. Salamat!